Ituro ko po sa inyo kung paano mag-prepare ng pagbabayad ng estate tax. Estate tax ay ang tax na binabayaran kapag ang namatay na ang isang tao. Halimbawa, property siya. Tapos, kailangan yung i-transfer sa heirs or sa mga tagapagmana. Papagawa ko kayo ng extrajudicial settlement of estate. Or affidavit of self-adjudication kapag isa lang ang tagapagmana. Yan, kailangan notaryado po siya. Yan ang ipiprepare niya. And ipiprepare niyo din ang certified true copy ng title ng property. At saka tax declaration ng property. Yung tax declaration, kailangan yun yung petsa na kung kailan siya namatay, kung anong year. Halimbawa, eh, sa gaya nito yung lalakad ko, namatay siya noong 2008 pa, hindi pa nila na ililipat sa mga heirs, hindi pa nalilipat yung title sa mga heirs. So, ang need dyan ay tax declaration ng 2008. Since wala namang available na 2008 na tax deck doon sa assessor's office ng Busan yung property, ang pinakamalapit ay 2006. So, kung ano yung pinakamalapit na year, doon sa year na kailan siya namatay. And then, certificate of total land holdings and real property tax clearance. Kailangan ko kasi bayad na yung amilyar. At syempre, certified true copy of death certificate ng namatay. Attorney at copy. Kapag nakompleto nyo na po yung mga requirements na yun, sinabi ko, next ay pupunta po kayo sa BIR para magpa-compute ng estate tax. Yan po yung tax na babayaran ng heirs, estate tax. Ibigyan kayo ng BIR on it officer or the officer of the day ng ito, computation. Pag binigyan na kayo ng computation sheet na firmado na ng kung sino mga nag-compute, mag-fill up po kayo ng form 1801 BIR form 1801. At saka, saka kayo magbabayad sa bangko kung may ang yung babayaran nyo lang under sa BIR ay ang estate tax kung may penalty, plus penalty, and wala ng documentary stamp tax. Bago po pala kayo pumunta ng BIR or habang nilalakad nyo yung BIR, kailangan nyo po magpapublish sa newspaper ng legal notice. Magdaan nito. Legal notice na nasisettle na ng property extrajudicially ang mga heirs. At kailangan 3 consecutive weeks, once in 3 consecutive weeks. Ibig sabihin, 3 linggo na sunod-sunod ang publication. After that, bibigyan kayo ng affidavit. Affidavit of publication. So, kailangan niyo po ito sa RD. Kapag nakapagbayad na po kayo ng estate tax at nakuha nyo na pong ito, CAR, Certificate Motorized Registration from BIR, babayad po kayo ng transfer tax, then, pag nakuha nyo ng Certificate of Transfer Tax, pupunta na po kayo sa Registry of Deeds para i-submit ang mga documents. Babayad po kayo ng registration fees sa Registry of Deeds, then, sasabot nyo yung mga documents, transfer na ang title. Antayin nyo na lang yung schedule na ibibigay kung kailan makukuha ang new title under the heir's name. For your convenience, you can hire a licensed broker. Thank you! Please like and subscribe!